yan, paki-mute muna yung mga ano ninyo. Then kapag meron kayong question, just raise your hand. Okay. So make sure na nakikinig kayo sa discussion natin, ano? Baka kasi nag-join lang kayo tapos kunwari andun kayo sa room, ano? Sa Zoom. So may mga time na tatanungin ko kayo para makuha yung attention nyo at siyempre para i-check kung talagang andun kayo sa klase. Nandito kayo sa Zoom. Ano? So ito ang gagawin natin, guys. So binigay ko na sa inyo to bago pa man tayo magsimula ng klase, I believe, ano? Bago pa lang yung first week ay naibigay ko na sa inyo lahat ng materials na kailanganin nyo sa subject ko. Kaya kung kayo magsisipag, kaya nyo tapusin ng ilang linggo lang yung subject ko kasi lahat ng mga laboratory sinend ko na sa inyo. So advantage nyo na yon. Ano, nung kami ang nag-aaral, hindi namin alam kung anong susunod namin gagawin. Impromptu. Ano, kung absent ka, hindi mo magagawa yung kapagawa sa iyo ni sir, ni ma'am. Pero ngayon, sa inyo, dahil binibigyan kayo ng napakaraming considerations, so pati yung mga module, binibigyan na rin sa inyo. Pati yung mga laboratory manual, ano, na dapat i-surprise yan. Kung face-to-face yan, sakalang ibibigay yan kapag ka palahon ng lab. Pero ngayon, sa inyo na. Hindi pa naman tayo nagsisimula ng klase. So, wala sanang maging dahilan para ito ay hindi nyo magawa. Nai-grupo ko na rin kayo. Ano? Groupings kayo. Kasi pwedeng maging dahilan dyan. Walang computer, walang laptop. Diba? Ganon. So, ginroup ko kayo na tinitiyak natin na lahat ng grupo, yung grupo ninyo ay merong laptop. Ano? Hindi naman tapos magko-collaborate kayo, then gagawin nyo itong mga laboratory na nakalagay sa laboratory manual natin. Okay, before that, ano? So, ang kailangan nyo i-install na application, nakikita ba yung share screen to, guys? Yes, sir. Opo, sir. Yes, po, sir. Okay, thank you. Yes, sir. Okay. Ang kailangan nyo i-install, ano? Ay, NetBeans. Binigay ko na sa inyo yung kung saan siya i-download. Kahit yung latest version, ano? Mas maganda nga latest version. Wala naman tayong requirements dito. Basta NetBeans. And then huwag niyo kakalimutan, ano? I-install niyo. Ito, NetBeans. Then ano pa yung isa? Scene Builder. So kakailanganin niyo 'yan. Scene Builder. So, da-download nyo lang yan. And, Java SE. SDK yan. Software Development Kit. Hindi tatakbo yan yung NetBeans nyo pag walang SDK. Ano? At, tandaan nyo lagi, ano? Kapag ka ang OS nyo ay 64-bit, alam nyo naman na siguro to, ano? 64-bit o kaya 32-bit. So, paano, sir, makikita kung 64-bit yung OS ko? Pumunta lang kayo sa my computer. Ano? Yan to, this PC. Kung kayo ay Windows 10, then properties. So, makikita nyo dito kung ano yung system type. Nakikita nyo ba? Ayan, 64-bit operating system, x64-based processor. So, kapag ka 64-bit ang operating system ninyo, dapat 64-bit din yung NetBeans sa Scene Builder na i-install ninyo, da-download ninyo. At yung SDK dapat 64-bit din. Kaiba yun naman yun, kapag 32-bit yung ano nyo, yung OS nyo, dapat 32-bit din. Siyempre, hindi tatakbo yung 64-bit. O, start tayo dito sa NetBeans interface. Alam ko, ginagamit nyo to. Tama ba? Sa ITP F01 ninyo? Nakapag-lab na ba kayo sa ITP F01?
Ay, wala na akong kausap. Wala na Eh, akong estudyante. sa kasi. Hindi po, sir. Hindi pa. Hindi pa kayo familiar with the NetBeans? Sir, ako pa familiar pa ako sa NetBeans. Familiar na po, sir. Okay. Oo. Okay. So, kasi gagamitin nyo rin ito sa subject ninyo na ITPF 01. 01 ba o 02? Tama, 01, ano? Tama ba o 02? 01 po. Well, dapat tapos nyo na yung 01. Noong nakaraang second ano sem po, na yun eh. ITPF. Object-oriented. 02 po ngayon. O, 02. So, nung nag-object-oriented kayo noon, 01, hindi pa kayo gumamit ng NetBeans kasi Notepad++ lang pwedeng mag-code doon eh, di ba? Ano? Oh, kasi nagturo din ako ng ITPF 01. So, ngayon, sa ITPF 02 ninyo, malamang gagamit kayo ng NetBeans. And dito nga sa subject natin na application development and emerging technology, yung mga laboratories natin is gagamit kayo ng NetBeans. So, eto yun, ano? So, mag-new tayo. So, parang ano lang din siya? Parang, anong tawag dito? Code blocks, ano? Isang example ng IDE. When we say IDE, Integrated Development Environment. So, may mga ganyan din siya. The same lang din ng mga nakikita doon. Pero, syempre, ito ay Java ang kanyang base. No? Ito yung language niya. Okay? So, start natin gawin. Mag-new tayo. New project. Ayan. So, dito, makikita nyo, sa choose project, meron ditong apat kayong makikita na category. Ano? Java, Java FX, Maven, NetBeans modules. So, may mga ganyan, ano? Hindi natin itatackle itong Maven saka NetBeans module. Sa mga higher, pagka nasa higher year na kayo, so, sa kanyo pag-aaralan itong mga ito. So, ngayon, ito munang Java saka Java FX. Pero, sa subject natin na application development and emerging technology, ang gagamitin lang natin ay Java FX. So, sa ITPF 01 nyo naman, 02, is yung Java. Itong una. So, sa subject natin, dito sa Java FX. So, pag na-select mo na yung categories, so magne-next ka lang dyan. So, taano mo lang yung project name. Halimbawa, Lab 3. Ayan. So, finish natin. Ano? Ayun. So, close muna natin to isa. Meron na kasi akong ginawa dito sa isa. Ano? Close natin to. Then, para ma-open natin itong isa na to. Okay? So, ang mapapansin ninyo, sa loob ng ano, ng, ito yung project, Lab 3. Ano? Meron siyang source packages. So, meron tayo dito. Ito nga yung ating Java source package. Lab 3, pinangalan natin kanina. Ano? And, ito yung, okay? Adrian, and ano question? Sir, ba't po sa akin ayaw pong ala pong lumalabas sa Java FX? Sir? Walang lumalabas sa Java FX? Yes, sir, ano daw? Must be activated daw, sir. Ida-download po ba yun? Oo, oh, hindi ah. Ida-download mo. Ano bang NetBeans IDE mo? 12.2, sir, yung sinend nyo po. 12.2? Opo. Ay, ganun? Hindi, 8.2 lang, 8.2. Ay, yan po. 8-2. Sige po, i-re-download ko na lang po, sir. Oo, pero wala pa akong, hindi ko alam na may 8.2, may 12.2 na. Alam ko, 8.2 lang. Ayun, ang gamit ko ngayon, nakakita niya. 8.2. Okay? Saka, isa sa mga factors kung bakit hindi mo ma-open, wala pa raw, wala, hindi activated yung Java FX, ganun ba? Yung situation? Tama? Opo, sir. Oh, kasi nga wala kang Java SE.
Meron na sir, nakapag-install na rin po ako ng Java SE. Oh. Sige nga, eh baka mali yung na ano mo, Java SE. Okay? Development kit. O yan, dapat ito yung na-download. Itong ano na to? Download ba ito? Tandaan nyo lagi, katulad na sabi ko sa inyo kanina, kung 64-bit yung ano nyo, ito, 64-bit din yung na-download nyo. Ano? Ito, may, napansin nyo ba? Itong ano na to, yun yun, hinighlight ko. Windows x86 saka Windows x64. Kapag ka 32-bit yung OS mo, kailangan ang piliin mo yung x86. Malinaw tayo dyan, guys? So, kapag ka 64-bit, x64 yung installer na ida-download mo. Yun ang i-install mo. Nasagot ka ba yung question mo, Mr. What's your name again? Adrian, sir. Sir, bali na-install ko na po yan, yung JDK 5.0.2 Windows 64-bit. Yes. And? Install ko rin, sir, pero yun nga, sir, ayaw pa rin po niyang gumana dun sa NetBeans ko, sir. Try to download yung NetBeans na ano? Na 8.2. Itong pinipakita ko sa inyo ngayon is 8.2. Ano? Ayan siya. Actually, kana-download ko lang na to eh. Hindi ko alam kung bakit ano yung na-download mo. Well, anyway. Sir. Sir, wait lang po. Mag-leave na po. Kukonnect na lang po ulit. Okay. Nag-lock po yung Wi-Fi eh. Sige, wala namang password to. Okay. Okay, thank you po. Kung nasagot ko ba, Mr. Adrian, yung question mo? So sige po sir, re-download ko na lang okay. Po yung NetBeans. Okay, so satisfied ka naman. O oh, sige. Okay, andito na tayo. Ano? Dito sa nagawa na natin to. Ano? Creating, ayun, lumabas nga yung JavaFX project, yung source package, then yung main class. So eto yun, ano? So iba lang yung pangalan ng ginawa natin sa dinedemo natin. So, asan pa yun? Ba't ba nawala? Yun, dito to. Ayan, ano? So, magkakaroon siya automatic ng ganito. So, ito yung main application ano na lalabas. Okay? So, pag nirun natin yan, so, click lang ito. Then, yan. Supposed to be mag-run na yan. Yes? May question tayo dito? Si screenshot? So later na lang. Later ko na tignan yung screenshot. Ayun. So may lumabas. Ito. Hello world. Ayan, dito. Okay? Later on, pag-aaralan natin, ano? Kung ano ba yung stage, ano? Yung mga, ano na yan, sa Java. Pero pag-aaralan nyo din yan sa ITPF01. Okay? So kung papansin niyo guys, ano? Bakit yung ITPF02? Sorry. ITPF02 NetBeans ang gagamitin tapos yung ano naman, yung CC105 NetBeans din. So kung papansin niyo, yung mga topic niyo about ITPF02 ay puro command line base, ano? Dito sa atin, GUI tayo, graphical user interface. So, when we say GUI, yung mga elements, yung mga object, itadrag and drop na lang natin doon sa form of project na ipapalabas natin, kukoda natin. Okay? So, nagawa na natin ito, itong number one. Ano? Kasi tama naman yung nakalagay dito, ano? Tama naman. Ayan. Then, number two, creating JFrame within Java source package. So, paano gagawin daw? Right-click Laboratory 3, Java Source Package, and click New JFrame Form. So, i-close muna natin itong ano, part na to. And then, ano daw sabi? Dito daw. Ayan, ano? Tapos, New. So, nakikita nyo ba? Ayun, no? Tapos, ito yung JFrame Form. Okay? So, ano daw yung papangalan natin sa JFrame Form? Pangalanan natin siya ng login. Ayun. Pangalanan daw natin siya ng login. So, login. Ayan. So, finish. So, supposed to be dapat meron ka ng ayun. Ano?
meron tayong form dito, login.java. Okay? Itong JFrame, ano? Itong JFrame form na to ay idadrag and drop na lang natin yung mga object. Ano? Hindi na katulad nung nag-ITPF01 kayo na kahit button, kinocode ninyo. So, dito madali na lang. Ano? So, tapos na yan. So, dito tayo. Ano? Add another JFrame form. Class name register. O, isa pa daw. Ano? Register. So, right click natin yan. New. JFrame form. O, register naman daw to. Okay? So, finish. Ayun. Ano? So, meron na tayo ditong login.java saka register.java. Katulad ng nakalagay sa ating laboratory manual. So, ayan siya. Ayan siya, guys. Ano? So, number 3, setting JFrame as main application form. O kasi nga, pag nirun natin ito, ang lalabas, ano? Is yung hello world. Ayan. Ito, oh. Bakit hello world? Kasi nga, yung main application natin is itong java3.java. Ito yon, ano? Ito siya. Ito yung main application natin. Ngayon, ang goal natin daw dito sa lab na to ay iseset natin yung JFrame as main application form. So, anong ibig sabihin? Pag nag-run yung system, yung JFrame na pipiliin natin, yun ang lalabas. Ano? Hindi yung kanina na hello world. Hindi ganun, ano? So, ayan, sabi dito, as a default, your JavaFX application project will show the output of the code written in the, ito ngayon. Okay? O, ang goal natin, sabi dito, you need to set the Java log, may question? May nag-raise yata ng kamay? Wala, okay? You need to set, nasusundan nyo ba guys? Mabilis ba ako o ano? Sakto lang? Sakto lang po. Sakto lang, oo. Baka kasi salita ko ng salita, sayang lang yung pag-i-explain ko, no? Hindi nyo pala naiintindihan. Pero dahil nga sasinabi nyo sakto lang, adi okay, thank you naman. Okay, you need to set the login.java JFrame as main application form. Ayun. Ano daw mangyayari? Ito daw. Itong login.java na to, ito daw yung lalabas kapag ka nirun natin yung application. So, paano gawin yun? So, double click the laboratory.java to modify the code. Mamodify natin. Ano? Anong gagawin natin? Ayun, i-delete daw natin yung code from line 24 to 41. Ayan na, napaka-user-friendly ng inyong laboratory manual. Ano? Ito, ano? Line ano daw? Line 24 to 41. 20. Oo. Ito. I-delete natin ito. Hindi natin siya kailangan. Ano? Ayun. So, na-delete siya. So, anong gagawin? Pag na-delete siya, so, ito. Ano? Ano daw ang gagawin? So, ito. Ano? So, i-copy-paste na lang natin para hindi na mahirapan. Okay? Yan. So, pinaste ko dito. Nako, mahahalata ano. Pagka ano eh, yun din, baka hindi nang gawin nyo. Paste na lang kayo. Ayan. Again, yung kanina, pagka nilan natin siya, nakalagay ay, ano nakalagay? Hello world. Ano? Sawang-sawa na tayo sa hello world. O, dapat iba naman. Okay? So, lalabas yan. So, i-run nga natin. Check nga natin kung totoo. Naku, mukhang di totoo ba? Ayun, totoo nga. Ano? Ano yung lumabas? Yung login.java. Yung JFrame na login. Bakit? So, pansinin ninyo, dito sa may line 24, ano? So, dineclare natin yung login as login. New login, ano? Then, sinet natin siya as visible. Then,
Ayan. So, sa pamamagitan ng mga code na yan, ano, ay lalabas yung kung ano man yung content ng form ng JFrame mo sa login.java. O tingin, para tiyak natin na ano, na yun nga talaga yun. So maglagay nga tayo ng label. Ganyan lang yung kasimple guys. Oh. Tapos idadrag mo lang na ganyan. No? O ayan, tapos papangalanan mo lang yan. Ano? Sabihin mo dito, login. Login form. Ayan. So ganyan lang yung kasimple. Then, o yung font niya, lalakihan natin halimbawa. Ayan. Okay? O. Hindi yata na iba. Na iba ba? So, hindi. Kailangan ang properties niya, text. Hanapin natin yung text. Ayun. Ano? Login form. Ayan. Ayun. So, drag and drop mo lang yan, guys. Napakasimple, ano? Ganyan. Ano? Pakasabihin nyo, sobrang pinahirapan namin kayo sa hard code. O dito naman, sa subject natin, ginhawa na. Okay? So, testingin nga natin, yan ba talaga yung lalabas? So, ayun. Tama, ano? Tama ba? Nakikita nyo ba? Yes, sir. Okay. O bakit? Bakit yun ang lumabas? Magtanungan nga tayo. Si, ba't wala akong makitang babaeng andito? Wala ba akong estudyanteng babae? Ala, ano? Pag-drop na natin yung mga babaeng naka-register sa atin. Oh, si ano? Si ano ba 'to? Apelyido mo Amen o Amen? Paano ba i-pronounce 'yan? Amen po 'yan. Naku, wala, nag-EML 'to. Kunwari lang pumasok sa Zoom. Nahuli. O Amen. Asan ka? Naku, yan nabis 'to. Wala. May dadahilan niya, nag-lag. Ba't nawala? Nako? O sige, ikaw, ano? John Paul Marana. Is that Marana or Maranya? Sir, Maranya po. Maranya, okay, hindi mo alam ilagay yung enye. Apa. Anyway, oh, sige, ang question natin. Alam po na, sir. Ang question natin, bakit nung niran natin yung system, ay ang lumabas is yung eto. Etong, ano na to, login form na to. Bakit kaya? Sir, siguro po dahil po na sa may... Ay, sino ba? Sino? Ayan po pala si Amin eh. Ang back daw po. Ha? So, sino po ba sasagot? Andiyan na po sa, si Amin. Eh, ikaw na, ikaw na. Ikaw na ang may ano eh. Siguro po sir, dahil po sa may code natin sa ano, sa line number 24. Okay. Dahil sinet na po natin yung JFrame na yun as parang priority na po siya. Oh, parang yun ganun yung... po. Yun na yung lalabas, ano? So actually, yes, po yung awa. Ang ano dyan is yung mula 24 hanggang 28. 8, 28. Mm-hmm. Then, so kaya meron dito, kaya lumabas itong login. Okay? So natapos natin yung part na yan. Tingnan natin yung manual natin. Ano sabi dito? O ayun, ano? At this point, your application should run with login.java as its main application form. So, totoo naman. Nangyari naman yun, di ba? So, number 4. Opening other JFrame form using action perform event. Ano ba yung mga event? O ano, sige nga. Ano natin? Ano ba yung mga event? Diyan, Leo. Maganda ang ngiti mo eh. Yes, sir. Ayun. Okay. Ano yung mga event pati na alam mo?
Ano muna event? Ano muna event? Kasalan ba yan? O birthday party ba yan? Ganun ba yan? Hindi po, sir. Ano po yun, sir? Mga button po. Mga button? Pwede, pwede. Sige. I-accept natin. Sige si Amen. Bigyan kita ng chance kahit umaatak ka kanina. Amen. Ano yung mga event? Sir? Ano yung mga event na alam mo? Wala, natawa lang. Ano? Sir, may alam po akong isang event. Sige, ano? Ano yung event? Ton po, ganun. Sir, yung on-click event po. Ayun, on-click, ano? Click. Pwede po, on-click. On-click, on-mouse over. Ganun, marami yan. Maka po yan. Alam ko, pinag-aralan nyo yan sa, ano, sa ITWS. I'm sure, ano? Apo, sa may... Pinag-aralan nyo yan. JavaScript. So, yung event, yun yung nagtitrigger, ano? Oh, sorry. Yung sinabi mo kanina na button, ano? Yun yung nagtitrigger ng event. Ano yung mga event? O yung on mouse click, ano? On click, on double click, etc. Marami. On mouse over. So, dito, sa ating laboratory manual, okay. Insert element at login and register J form to distinguish the J frame being executed. So para mapag ano daw natin, ano? Itong isa login form, isa register. Okay. Lagay ulit tayo ng label dito. Oh, napakasimple. Drag and drop lang, ano? Ayan. So asa na ulit? Nasaan yung properties dito? Pasensya na kayo, maliit na, no? Hindi, baka hindi nyo makita. Text properties. Ayun, text. Okay, ito naman ay register. Okay? Register form. Ayan. So, lakihan natin. Pwede naman i-drag na ganyan yan, ano? Ano? Kahit i-drag mo, pero kailangan mo i-set yung tawag dito. Font. So, hanap natin yung font. Font. Ayun, yan. Font. So, i-bold natin siya. And, ang size niya, 36. Ayan. Ayun. Registration. Okay? Para makita natin. Ayan. Register form. So, ayan siya. So, na-distinguish na natin ngayon yung dalawang form, login saka registration form. Okay? So, nasa na ba tayo? Dito sa kabila. Ayan. No? Insert a label with text login form. O, nagawa na natin yan. Insert two button with text click to register. Ano? Saka login. O, gagawa daw tayo ng dalawang button. So, syempre, dito yun sa may swing control. Alam nyo na rin yung swing. Ano? Kaya, no need to explain. So, sa swing control, meron tayo ditong button. So, wag daw dyan, doon sa login. Ano? Dito tayo maglagay, then, button dito. Ano sabi niyan? Click to register ang text niya. Text, so. Ito lang ang ano sa ano no. Kaliit nung mga text dito. Okay? Ang text niya, click to register. Okay? Ayun. So lakihan natin para mas visible sa inyo. So, 'yan. Ayan. Masyado ata malaki. Malakihan na lang natin 'tong ano para ayan. Then, maglagay tayo ng another button dito. Anong gagawin natin? Ito naman, login. Login. Okay? So, lakihan natin. Susundan nyo ba, guys? O
Ayun, kuhayaan nyo natin ganyan, ano? Kuhayaan natin ganyan. So, check nga natin. Sige, i-run natin siya. Kung kamukha na ng ating manual. Ayun, ayan yung output natin. Ano? Then, ayun, may nagdo-drawing pa. O, ito yung ating sa manual, ano? Ayun, so magkamukha naman. Nakalagay dito, click to register, saka log in. So, napakadaling intindihin ng manual natin, ano? Then, o dito, double-click the register.java JFrame form and click the design tab. O, ginawa natin ito. O, ang objectives natin dito, maglagay tayo ng button, cancel, then register. So, gawin natin. Susundan ba? Wala pa rin babaeng pumasok? Talaga bang puro lalaki kayo? Hello, guys. Hindi po. Hindi po, sir. Hindi po. Hindi kayo lalaki? Hindi po, puro lalaki. Ah, puro lalaki. Hindi po, puro lalaki. Okay, okay. Sige. Ano lang, pasensya na. Ayan, dito tayo sa register. Gawa naman daw tayo dito, ano? Button ulit, ano? Yun, drag and drop lang, napakasimple. Napakasimple ng subject natin, no? Cancel, saka register. Wala tayong ginagawa, kundi sinusundan lang natin kung ano yung nakalagay sa laboratory manual. Kasi, baka sabihin nyo, ay sir, hindi ko masundan yung laboratory manual eh, kaya hindi namin nagawa. O, hindi nyo maidadahilan sa akin ngayon yun. Kasi, ina-actual ko sa inyo. Ano daw ilalagay natin doon? Register? Register ba? Cancel sa ka-register. Sorry, yan. So, ito. Cancel. Then, maglagay tayo dito ng isa pang button. Okay. Register. Ayan. So, kamukha na. Kamukha na nung nasa manual natin. Ayan. Ano? Ayan. Ngayon naman daw, susunod natin gagawin. Double-click the login.java. Ano? Right-click the button and click, ano? Right-click the button with text, click to register. Then click event, action, then action perform. So, ito yun. Ito yung nakikita nyo. So, sa login daw. So, saan pa yung part na yun? Ito. Yan. So, sa login, so, right-click daw natin to. Ayun, ano? Events. So, nakita nyo ba events? O, action. Then, action perform. Ayun. Ano? Nagkaroon na siya agad ng code. So, saan daw yon? Ayun, no? Ito yon. Ito siya. So, bakit? J button 1 action perform. Kasi, yun ang ID nung button natin. Ang ID niya is J button 1. So, yung ID, yun yung unique property ng elements mo sa Java. O hindi pwedeng yung ID may magkakapareho. Ano? Hindi pwede yun. Hindi pwede yung ganung ano natin. So, dito. O yan, tama, ano? J button 1 action perform function will be created after the process. O totoo naman, ano? Then write the following code inside J button action perform. So, ito daw, code na to. Ito. So, napansin nyo ba, yung code na yan is similar lang din yun dito? Ito? O, kaya ika-copy-paste na lang natin. Ano? Copy-paste na lang natin yan. Ayan. Pero, register ang gagawin natin dyan. Okay? Register. Okay? Kina-copy-paste na lang. O, napakasimple, no? Ayan. So, test nga natin kung totoo. Kung totoong kapag kinlik niya yung ano, yung click to register, lalabas yung registration form. Ayun, totoo. Totoo, no? Totoo ba? Nakita niya? Totoo. Totoo ang nangyari? Kasi kwentong barbero lang yung pinag-uusapan natin eh.
Ayan, tama, ano? So, less than a minute na lang tayo. Mag, ano na, balik kayo uli sa Zoom. Maratapos na to. Mag-send uli ako ng link.